Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel. At ito ay ang episode 312 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo bumisita sa San Antonio de Padua Parish, Calumpang sa barangay Calumpang sa Marikina upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay, at bisitahin ang huling antungan na isang aktres na lumabas sa maraming mga pelikula at drama sa telebisyon sa loob ng mahigit 40 taon mula pa noong 1954. Matatagpuan sa silong ng simbahan ng San Antonio de Padua ay ang Divine Love Sanctuary at ang huling antungan ng aktres na si Zeny Zabala. Si Zeny Zabala o Emerenciana Ortiz Santos sa tunay na buhay ay sinilang ng 21 ng Hulyo taong 1937. Siya ay isang aktres na lumabas sa maraming mga pelikula at drama sa telebisyon sa loob ng mahigit 40 taon mula pa noong 1954. Si Zabala ay higit na maalala sa kanyang papel na ginampanan bilang kontrabida sa maraming mga pelikula na nilabas ng Sampaguita Pictures, Vera Perez Productions, Viva Films at RBQ Productions. Si Zabala ay pangalawang asawa ng direktor na si Ben Feleo na nauna ng pumanaw noong Setyembre taong 2011. Si Zabala ay lumabas sa 100 mga pelikula at programa sa telebisyon bilang aktres mula taong 1954 hanggang 1998. Siya ay unang lumabas noong taong 1954 sa pelikulang Milyonaria at Hampas Lupa na pinagbida ni Pancho Magalona, Linda Estrella at Rita Gomez. Ang ilan sa kanyang mga pagganap sa pelikula at teleserye ay ang 1955 Binibining Kalog na pinagbida ni Lolita Rodriguez kasama si Ramon Revilla at Rudy Francisco. Maraming salamat sa iyo. This is my happiest birthday pagkat naririto ka. Salamat sa'yo. Ang handog na itong pinakamahalaga sa aking buhay. Pagkat birthday ko naman ngayon, ang kailangan ay halikan mo ako. Hindi ganyan. Talagang mahina ang pakiramdam mo. Kaya ko pinaligawan sa'yo si Eloisa, ay natitya kung maaakit mo siya. Ay masasarili kong pag-ibig ni Fernando. Ngunit, ako'y nagkamali. Kapwa tayo nasawi sa kanila. Lagi ako sa likuran mo. Sa lahat ng oras. Sa gagawin nating paghihiganti. 1957, Prinsesa Gusgusi na pinagbida ni Susan Roses kasama sina Romeo Vasquez, Rod Navarro, Etang Dicher at Belia Flores. Ano kailangan ko? Mari po sana. Makahingi ng konti ninyo, Limos. Limos? Ang pobre, ha? Wala akong parang sa mga mahihirap na katulad mo. At ang tapay, ba'y initahan mo ulo't regulo kami sa bahay? Kaya makahan ka na. Ako ba? Ay, sinahan. Alam mo, Limos. Nagkakaibigan na kami ni Limos. Ano? Ha? Hindi ka ba nabibig na? Sa palaging ko hindi ka nagkakamalik umibig sa marusin na yan? 1962 Dance or Rama na pinagbidaan ni na Susan Roses at Jose Marie kasama sina Rosemary Sonora, Juby Cachola, Dindo Fernando, Bianca Gomez at Pipito Rodriguez. Sorry.
bata ang date mo, remember? Bale, siya si Doris. Kinala ko na siya, silang lahat. Siya yung presidente ng mga hindi nakakabayad na boarder sa dormitoryo eh. Kinala maraming katirang Robert, let's go, nagmamadali ako eh. Pero niyayaw ko sila. Let's go, Robert. Boys, let's go. 1963 ang bukasay sa akin na pinagbidaan ni na Nestor De Villa at Charito Solis kasama si Nabelia Flores, Charlie Davao at Etang Dicher kung saan siya ay nahiram bilang Best Supporting Actress sa 1964 FAMAS Awards. 1967 Ruby, sa kanyang natatanging pangunahing pagganap kasama sina Lauro Delgado, Oscar Roncal at Norma Blanca Flor kung saan siya ay nahiram para sa Best Actress sa 1968 FAMAS Awards. 1981 Believe It Gays na pinagbidani na Tito Vic and Jovi. Sabihin ang ina-applyan. Hairdresser, manicurista, dressmaker. Bueno, tinatanggap ko na kayo. Kinakailangan, nunong kayong sumunod sa aking mga patakaran. Sa ganon, magtagal ang ating pagsasama. Kayo po ang masusunod, mahal na Reyna. Anong akala mo sa akin? Pasahan na pagkatapos marumihan, tatapo na lamang sa isang sulok? Baka naman, nakakalimutan mong ako ang nagbihis sa'yo. Ganon naman pala eh. Eh ano namang kalokohan niyang nasa isip mo? Anong pangunawa ang maaari mong asahan sa isang katulad kong, kung ikaw, maaari mong paglaruan ng pag-ibig. Ako'y hindi. TV drama series Mga Batang Yagit na pinagbidani ni Janet Quiron, Jocelyn Cruz at Tom Tom na pinalabas sa GMA7 mula taong 1983 hanggang 1985. 1987, May Bugoy Goes to Congress na pinagbidahan ni na Dolphy at Nora Honor kasama sina Panchito, Dencio Padilla, Suba Serrero at Eric Kison. Hoy, kumidaw ka ha? Baka akala mo wala akong nababalitaan tungkol sa'yo. Kung ano-ano ang nababalitaan ko. Saan ka natulog? Bakit hindi ka umuwi? Saan ko lasisi mo, no? Sweetheart, ang dami-dami kong trabaho. Saan ko lasisi mo? Ang tinatrabaho mo? Wala! Ah, hello? Bakit mo ko sinsigawan? Galit ka ba sa akin? Ha? Ah, hindi, hindi. Hoy, sino yan? Bakit biglang nagbago tono mo? Kulasisi mo, no? Kulasisi! 1997, Extrang Hero na pinagbida ni Andrew E. kasama sina Michelle Aldana at E.R. Ejercito. Ang ibig mong sabihin, mga magnanakaw ang lahat ng ito? Hoy, namumukhaan kita. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka gagawa ng magaling eh? Tulong? Madali yan. Bigyan natin ng konting baris. Hoy! Kinuha kita rito para magtrabaho, ha? Hindi para magpa-sexy. Pumunta ka sa kusina. Maloloko ko sa'yo. Hoy, Christy! Mag-ingat ka sa lalaking yun, ha? May ugaling aswang yun. Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay noong taong 1998 sa Titanic na pinagbida ni Dolphy kasama si Zaza Padilla, Babalu at Van Dolph. Si Zabala ay pumanaw habang nasa pag-amutan sa National Kidney Transplant Institute sa lungsod Quezon noong ikawalo ng Agosto taong 2017 dahil sa kidney failure. Siya ay 80 taong gulang. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park dito sa Marikina at sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel nito. At pagkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.